Meanwhile, joining us live right now is Mylene Ramirez from Istanbul, Turkey. Mylene, magandang gabi sa'yo. Good evening po. Hello, Mylene. Anong oras na ngayon dyan? 2:48 po ng hapon po. 2:48 ng hapon. Okay. So, tell me, anong nangyari? Anong naging experience mo? Anong nangyari sa inyo? Nag-umpisa ba ito noong Friday? Hindi po, kagabi lang po ng Saturday. Yes, Friday po. Okay. Friday night at around 12 po midnight. Mm-hmm. And then po, ako po kasi nandun na sa tulugan ko. Mm-hmm. So naririnig ko po talaga yung jet fighter nila, mm-hmm, na talagang in any moment maglalaglag po ng bomba. But dun po sa kabilang side, sa Bosporus Bridge po, dun po maraming pagsabog na nadinig at yung pong barilan po talaga ay doon po medyo matindi po. Mm-hmm. So anong pakiramdam nyo? Pakiramdam nyo may gera na talaga, medyo natakot na kayo, ano? Hindi naman po, kasi parang normal na lang din po sa amin. Ano na lang po siguro, panalangin na lang po ang ano namin. Mm-hmm. Tsaka po, parang siyempre po, sa Pilipinas na pagdaanan na po natin eh, kaya mm-hmm po parang hindi na po, natakot po nung una, kinabahan, pero ngayon po, okay naman na po ang sitwasyon at hindi naman po kami lumalabas po sa kanila. So kailan yun na lamang meron palang coup attempt? Nung sabi mo, narinig nyo na yung mga warplanes overhead, alam nyo na ba na meron ng coup nung mga panahong yun? Opo. Parang ano po namin is, akala nga po namin, una is yung pong parang nangyari po noon na nag-rally lang po sila, nagpo-protest lang sila. Pero this time po talaga may mga pagsabog na talaga, may mga barina at mga sundalo, mga tangi na naglalabasan. Mm-hmm. So, ngayon, ano na po ang sitwasyon ngayon dyan sa mga panahon ito? Payapa naman po siya, pero wala na nga po yung mga barikada, yung mga tangke. Mm-hmm. Open na po yung mga bridges. Okay. Ang wala lang po yung pong mga public transportation. Pero po yung mga private car, nakakadaan naman na po siya. Mm-hmm. So, yung security naman, hindi ba maraming security or military sa labas? Ano bang sitwasyon ngayon dyan? Marami pong mga security forces po ngayon dito at saka po talagang kailangan pag lumabas ka, meron ka pong identification. Ah, okay. So, kapag lumabas ka, hinihinga ka ba kagad ng identification or meron lang kayong identification just in case? Just in case po. Okay. So, inano sa inyo yon, talagang minandate na dapat paglalabas kayo, meron kayong identification? Hindi naman po mandate, yun lang po ang sinabi ng amo po namin, just in case po. Kasi syempre po, pag wala po kayong identification, mm-hmm, lalo na po foreigner po kayo, syempre po, iba po ang iisipin po nila. Mm-hmm. Kasama, yung mga kapwa Pilipino naman po natin dyan, kumusta naman po ang kalagayan nila? May nabalitaan po marami ba kayo? Ayun nga po, meron po akong nakausap po na isang kababayan po natin na malapit po dun sa unang bridge, dun sa Bosporus Bridge. Mm-hmm. Sila po talaga yung nakadinig ng mga pagsabog, yun pong pagbabarilan. Talaga pong mas malapit po sa kanila yung mga naganap po na sitwasyon po nung mm-hmm nakaraang gabi po at madaling araw. Mm-hmm. So wala naman kayo nabalitaan na nasaktan ng mga kapwa Pilipino po natin? Wala po. Okay, mabuti naman. So, sa ngayon po, ang sitwasyon nyo ngayon dyan ay payapa na? Opo, payapa po. Pero hindi lang po kami pwedeng lumabas, mm-hmm, dahil po sarado yung establishment at yung po mga public transportation is freeze po sa ngayon. Ayun. So, wala kang talaga makakalakad dahil walang public transportation. Ano? Pero yung mga private cars, pwede sila mag-drive, ganun. Opo, pwede po sila. Mm-hmm. So, Mylene, yun namang ano, sabi mo sa yung bang wala naman kayong para mga panic buying, meron ba kayong mga gamit dyan, kumpleto ba kayo, hindi ba kayo nagkukulang?
Wala po, hindi naman po ramdam dito po yung panic buying Ah, kasi okay, good. okay naman po yung supply nila, meron naman pong food sa mga bahay-bahay. At meron nga po ako nakausap na kapwa Pilipino nung tinawagan ko po, eh nasa labas pa po sila and then meron po yata silang gagawin. Eh nga, sarado po ang mga establishment. Pero naglakad-lakad na lang po sila kasi po doon po yata sa kabilang side, hindi naman po ganun ka ano po, kagulo. What about yung mga social media access ninyo? Balik na ba? Nabalik na ba? Sa ngayon po, okay na po siya. Pero yun po yata ang Facebook is hindi pa po masyado po kasi wala pong mga reporting regarding po sa nangyayari po ito. So Facebook wala pa, Twitter meron na kaya? Usually kasi Twitter ang kinakat off dyan, di ba? Opo. Opo, nung ano po, medyo mahina po pag sa Twitter. Okay, naku, maraming maraming salamat sa iyo, Mylene, sa inyong time at mag-iingat po kayo dyan. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo po dyan. Magandang hapon naman sa iyo dyan. Alright, maraming salamat sa iyo. That was Mylene Ramirez speaking from Istanbul, Turkey.